Part 1, Prologue. Daniela's POV. How does it feel to have a complete family? I mean, real family? I ask as I look at him. Inayos ni Elias ang pagkakaapo ko sa kandungan niya at pinaharap ako sa kanya. Inabot niya ang buhok na nakatabon sa mukha ko at inipit to sa likod ng tenga ko, tsaka niya kumusog yung hinalikan sa labi. Hindi ko alam pero para ako naiiyak sa tuwing ganito siya sa akin. Hanggang ngayon hindi pa rin nagsisinkin sa akin na sa dinami-rami ng babaeng nagkagusto sa kanya, ako ang napili niya. Ako lang naman, ano ako kumpara sa iba? I mean yung mga babaeng nagkakagusto sa kanya galing sa mga kilalang angkan, mga anak mayaman at may impluensya sa lipunan. Samantalang ako, hindi ko alam kung sinong tunay kong magulang. Hindi ko alam kung saan ako nang galing. Do you want us to find them? I will help you. He asked gently but I shook my head. It's just a random thought. Wala lang. Gusto ko lang tanungin kung anong pakiramdam. Lumaki kasi ako hindi ko nakilala ang tunay kong mga magulang. Si nanay at tatay na tumayo mga magulang sa akin ang siyang kumuha at umampon sa akin mula sa bahay ampunan. Akala ko nga noon doon ako lalaki sa bahay ampunan. Ako na lang kasi ang naiwan sa mga batang kaedaran ko. Halos lahat sila may mga pamilya ng kumuha at umampon sa kanila. Mabait naman ako pero hindi ko alam kung bakit walang gustong umampon sa akin. Hanggang sa isang araw may mag-asawang nagpakita doon. Sinabing ako ang gusto nilang ampunin, si nanay at tatay. Sila ang bumago ng buhay ko. Sila ang bumuo ng aking pagkatao. Kanino kaya ako nagmana, no? Sa palagay mo, sino kayang kamukha ko? Nag-iisip kong tanong. Me, baby? Nakangiti ni Elias na sagot sa akin. Ngiting sa akin niya lang pinapakita. Gumuso ako sa kanya pero mabilis niyang kinintala ng halik ang mga labi ko. I love you, my Daniela. Do not hesitate to tell me if you need my help, okay? Aniya, tubango ako. Kahit sobrang mahal ako ni nanay at tatay, hindi ko maiwasang itanong minsan sa sarili ko kung ano kaya ang pakiramdam na lumaki sa tunay ko mga magulang. Ewan ko ba parang mayroong parte sa akin na gustong alamin yon? Pero hindi ko alam kung paano at saan ako magsisimula. Ang sabi kasi sa ampunan, iniwan lang daw ako sa labas ng gate nila. Walang iniwang pagkakakilanlan maliban sa isang lumang kwintas na may pendant na krus. Di bale na? Kahit kanino man ako nagmana, hindi na mahalaga yon. Ang mahalaga ngayon kung anong meron ako. Si nanay, si tatay at ikaw. Sabi ko at saka tumitig sa mga mata niya. I don't want to lose you, boo. I whispered, lifting my hand to touch his face. I don't know what I will do if I lose you. Ikaw at ang mga magulang ko na lamang ang meron ako. His beautiful pair of midnight black eyes stared at me like I am the only woman he see and the most beautiful in his eyes. And every time he did that, I feel like I am drowning in so much happiness and love. He is all that I want in this lifetime and in my life after that. I really can't figure myself loving someone else, not him. Siya lang ang gusto ko. Siya lang ang mahal ko. You won't lose me, Daniela. I am yours. All yours. He uttered lovingly, pulling me gently closer to him. Suddenly, I became so emotional. Bigla pakiramdam ko, gusto kong umiyak kahit walang dahilan. Oh God, I so love this man. He is the only person I want to spend the rest of my life with. I won't mind spending the rest of my life with you, baby. He breathes. His thumb is gently caressing my cheek. I'm yours and you are mine. We belong to each other. Promise? I blinked back my tears but my eyes sobbed in become misty. He planted a soft kiss on the tip of my nose and as if on cue, parang gripong binuksan ang mga mata ko at tuluyang nagunahan ng mga luha sa aking pisngi. I don't promise, baby. He breathed, gently wiping my tears away and pulled me for a hug. I commit. Indeed. He did not promise but he had forgotten what he committed to me. Daniela, come here! I was back from my reverie when I heard my employer's voice. Nandito ako sa salid nilang mag-asawa, naglilinis. I need your help, Daniela, he added. Nagkunwari akong walang narinig. Pinagpatuloy kong pagbavacuum at hindi ako lumingon sa kanya. Mr. Miller is on his early 50s. Hindi pa ganun katanda kung tutuusin pero hindi ito nakakalakad. 2 years back, he got into a serious car accident. He is undergoing a therapy pero hanggang ngayon, nahihirapan pa rin tong bumalik sa normal. May jewelry business silang mag-asawa, nakasalukuyang minimanage ng asawa niya. Mrs. Miller is in her mid-30s pero dahil maarte ito sa katawan, mas bata itong tingnan kaysa edad niya. May isa silang anak, I mean, anak ni Mr. Miller sa namayapa niyang asawa. Lalaki at 6 taong gulang, si Ivan.
Siya ang isa sa mga dahilan kung bakit nagtagal ako dito sa pamamahay nila kahit pinagbalupitan nila ako. Hindi ko maiwan ng basta-basta ang bata dahil walang mag-aalaga. Kahit hindi ko siya anak, naaawa ko sa kanya. Walang pakialam ang mga magulang niya, lalo na si Mrs. Miller. Mas malapit pa si Ivan sa akin kaysa sa mommy niya. Daniela, tawag na ulit sa akin. Medyo napalakas na ang boses niya kaya napilitan akong lumingon sa kanya. Blanco ang emosyon ng mga mata ko. Ayokong lumapit sa kanya, lalo't kita ko ang kakaibang ngiti na nakapaskil sa kanyang mga labi. Pero nang mapansin niya na seryoso ko, agad tong nagseryoso. Yes, sir. Could you help me sit properly? My back hurts. Nagpapaawa niya ang sagot sa akin. Di ako nagsalita, nakatingin lang ako sa kanya. As much as possible, ayokong lumapit sa kanya o kahit mahawakan man lamang siya. Selosa ang amo kong babae. Minsan niya na akong binalaan na huwag lalapit sa asawa niya. Muntik niya pa akong saktan nung nadatnan niya akong tinutulungan ng asawa niya na umupo ng maayos. I'm sorry, Mr. Miller, but your wife told me she's not here. He said, cutting me off. Wala nga si Mrs. Miller pero nasa baba lang ito kumakain kasama si Ivan. Ouch, Daniela. It really hurts. I feel numb. Umayos ako ng tayo at nanatiling nakatingin sa kanya. Hindi ko alam kung totoo bang namamanhid ang likod nito. Wala siyang therapy session ngayon, kaya siguro nabuburyo ito at akong napapagtripan. Please, Daniela, it's really hurting. I cannot move. It's not part of my job. Kasambahay nila ako at hindi personal nurse niya. Pero kahit ayaw ko man, wala akong magagawa. Siya ang amo ko at siyang nagpapasahod sa akin. Come on, Daniela, I need your help. Napilitan akong tumango. Tinabi ko muna ang vacuum bago naglakad papalapit sa kanya. Nakasunod ang mga mata niya sa akin hanggang sa makalapit ako sa pwesto niya. Binaba ko ang tawan para alalayan siya sa kanyang pagkakaupo nang maramdaman ko ang pasimpleng pag-amoy niya sa akin. You smell so good, Daniela. Aniya na may kasama pang mahinang ungol. Nanayo ang mga balahibo ko at agad ko siyang binitawan. Lalayo na sana ako sa kanya pero bago ko pa magawa, mabilis niyang niyakap ang kamay niya sa akin. Let's go, Mr. Miller. Sabi ko sa mababang boses, sabay kala sa kamay niyang nakayakap sa akin. Pero nahawakan niya ang isang kamay ko. Why, Daniela? Don't you like it? Tanong niya na diretso ang tingin sa akin. Pinanatili kong walang emosyon ang mga mata ko. Sinubukan kong kalasin ang kamay niya sa palapulsuhan ko, pero migpit ang pagkakahawak niya dito. Look at you, you're so pretty. You don't suit this kind of job. I remain quiet. You know I can give you money. I can help your family in the Philippines. You can stop working. I can hire a maid who will do your job. A playful smirk formed in the corner of his lips. He looks disgusting. If only I have a choice. Only if you will. I am sorry, Mr. Miller, but I'm not the kind of woman you're thinking of. Mahina akong pagkakasabi pero sapat para mapabot ko ang mensahe ko sa kanya. Wala kang pinagkaiba sa ibang maids. Nandito ka dahil sa pera, bakit ka tumatanggi? Pinapahalagahan ko ang aking dignidad, Mr. Miller. Formal kong sinabi na sinusubukang panatilihin ang aking makakaya upang ipakita sa kanya ang paggalang bilang aking amo. Dignidad? Anong magagawa ng iyong dignidad para sa'yo? Tinaasan niya ako ng kilay na nakatingin sa akin na mapangakit. Dito ako nagtatrabaho para sa pamilya mo, Mr. Miller. Pero hindi ibig sabihin may karapatan kang bastusin ako. Playing hard to get, ha? Huh? Hindi ka makakain ng dignidad mo, babae. Gumisi siya at tumawa ng bahagya na may kasamang sarkasmo. Hindi mo mapapakain ang pamilya mo ng ego mo. Sabihin mo sa akin kung magkano gusto mo at babayaran ko ikaw. Hindi ako for sale, Mr. Miller. Mahirap man ako pero pinahahalagahan ko ang sarili ko. Hindi ako isang kalapating mababa ang lipad. Matapang kong sagot sa kanya. Kita ko ang pagbago ng reaksyon niya at ang lalong pagbaon ng kamay niya sa palapulsuhan ko. Sobrang higpit ng pagkakahawak na doon na hindi ko kayang kalasin. How dare you? Medyo napalakas na ang boses niya. You don't have the right to say no to me. I have all my rights, Mr. Miller. I can say no to you. Pero hindi ko natapos ang aking gustong sabihin nang biglang dumapo ang palad niya sa pisngi ko. Isang malakas sa sampalang natanggap ko mula sa kanya at nawalan ako ng balanse sa sobrang lakas ng pagkakasampal niya. That's what you get for fighting back. Duro niya sa akin. Nanginig ang katawan ko at halos hindi ko na siya makita sa dami ng luha sa aking mga mata. You poor monkey.
You don't have the right to talk back to me. I paid you. You are alive because of me. Because of my money. Kahit nanginginig ang katawan ko, dali-dali akong tumayo para sana ipagtanggol ang sarili ko. Pero bago ko pa nagawa yung marahas na bumukas ang pintuan na ang silid niya, "What is happening here?" Malakas ang sigaw ni Mrs. Miller. Mabilis tong humakbang papalapit sa amin. "That bitch is seducing me. Babe," sumbong ni Mr. Miller sa asawa niya. "She is asking for money. She said she won't tell you but I said no." Kunot no akong tumingin sa kanya. "That's not true." Umiiyak kong depensa sa sarili. Kiniyom ko ang dalawang kamay ko dahil nanginginig ako. "You are the one harassing me." Nagiinit at namamanhid ang isang pisngi kong humarap kay Mrs. Miller. Magsusumbong sana ako sa kanya kung anong ginawa ng asawa niya sa akin. Pero bago ko pa mabuksan ang bibig ko, isang malakas sa sampal ang muling dumako sa aking pisngi. "Ma'am?" Sapo ko ang aking pisngi. "Didn't I warn you not to go near my husband?" She scoffed angrily. "I didn't, ma'am." Sunod-sunod akong umiling sa kanya habang naguunahan ang mga luha sa aking pisngi. "I am just cleaning here, ma'am." "Shut your mouth. You have no right to defend yourself. You poor monkey. You do what I say. When I tell you stay away from my husband, you stay away, you dumb." Sasapanin pa niya sana ako ulit pero agad kong naiharang ang dalawang kamay ko sa aking pisngi para takpan ito. "My whole life, I was never treated like this. Akala ko nang umalis ako sa Pilipinas, makakatakas na ako sa sakit. Pero doble pa pala ang paghihirap na mararanasan ko dito sa ibang bansa. Mahirap lang kami, oo, pero mahal na mahal ako ng mga magulang ko. Kahit pa hindi nila ako tunay na anak, ni minsan hindi nila ako pinagbuhatan ng kamay. Lumaki akong puno ng pagmamahal mula sa kanila." "Get out and don't show your face to me." Malakas niyang sigaw sabay tulak sa akin. Nagmamadali akong lumabas ng silid nilang mag-asawa. Bit-bit ang vacuum na ginamit ko kanina. Hilam ng luha ng mga mata ko at halos hindi ko na makita pa ang dinaraanan ko. Dumiretso ako ng silid at doon ko ibinuhos lahat ng mga luha ko. Hindi ito inaasahan kong buhay dito sa ibang bansa. Gusto ko lang naman magtrabaho para sa mga magulang ko. Gusto ko lang naman makatulong sa kanila para kahit papano mabigyan ko sila ng magandang buhay kaya ng pinangako ko, pero bakit ganito? Gusto ko silang tawagan. Gusto kong magsumbong sa kanila sa mga pagpapahirap sa akin, pero hindi ko magawa. Matanda na si nanay at tatay at ayokong dagdagan pa ang alalahanin nilang dalawa sa akin. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko matatagalan ang pagmamaltrato nila sa akin. Kahit gustuin ko mang tumakas dito sa pamamahay ng mga Miller, hindi ko magawa dahil hawak nila ang passport ko. Hindi ako makakaalis, hindi ko sila matatakasan. "Daniela!" Napaigtad ako nang marinig ang boses ni Mrs. Miller. "Didn't I tell you to iron my clothes? Why didn't you do it?" "I did, pero hindi ko natapos ang pamamalansya ng mga damit niya dahil hindi na kinaya ng katawan ko. Bigla ako nagkasakit sa dami ng trabaho at wala rin akong maayos na pagkain. Wala silang tinirang pagkain sa akin. Pinulot ko lang sa basurahan ang isang pirasong tinapay na may amag na ang kinain ko kahapon. Tubig lang din ang laman ng tiyan ko ngayong araw. Wala din akong mapagkuhanan dahil nagkakandado ang ref nila. Pinaparusahan nila ako dahil sa ginawa kong pagsagot-sagot sa kanilang mag-asawa." "You! Why are you not talking, ha?" Malakas niyang dinuro ang ulo ko. Nasasaktan man, hinayaan ko na lamang siya. Pinili kong tumahimik dahil nangihina pa ang katawan ko. "Are you deaf? Are you mute? What is wrong with you, moron? You poor slave!" Gustuhin ko mang sumagot sa kanya, wala akong lakas. Hindi pa ako nakainom ng gamot. Pakiramdam ko, konti na lang mawawalan ako ng malay. Nanginginig at nanghihina na ang katawan ko. "What is wrong with you? I am talking to you." Ines niyang sabi sabay tabig sa akin, kaya napaharap ako sa kanya. Doon ko na hindi napigilan ang mga luhang naguunahan sa aking pisngi. "What are you crying for? You are too much drama. I wanna go home, Mrs. Miller." "What?" she exclaimed loudly. Halos mabingi ako sa sobrang lakas ng pagkakasigaw niya sa akin. "How dare you say that? Do you know how much I paid for you? Give me my money back. My parents need me. Please, ma'am, I'm begging you." Mahinahon kong pakiusap sa kanya, pero marahas itong umiling. Naging matalim ang mga mata niyang tumingin sa akin. "Pakibigay sa akin ang aking pasaporte, ma'am. Matanda ng mga magulang ko, kailangan nila ako makauwi. Gusto ko lang umuwi, ayokong mamatay dito." "Hindi. Mananatili ka rito?
at mananatiling alipin ka magpakailanman. Isang sampalang pinadapo niya sa mukha ko. Hindi pa ito nakontento. Malakas niyang hinilang buhok ko dahilan para mabitawan ko ang plansyang hawak ko. Sa sobrang higpit ng pagkakahila niya sa buhok, pakiramdam ko, matatanggal na to sa anit ko. Gusto ko man lumaban pero wala akong lakas. Hinang-hina ng katawan ko. "You poor monkey, I own you. You are not leaving this house. You will rot here forever." Malakas niya akong itinulak sa sahig. Napasubsob ako. Umiiyak akong tumingin sa kanya. Nagmamakaawa pero lalo lang tumalim ang tingin niya sa akin. Akala ko tapos na siya sa pagmamalupit niya. Pero nagulat na lang ako nang bigla niyang kinuha ang mainit na plansa at walang awa niyong inlapit sa akin. I was crying in pain. Sobrang sakit. Sobrang init ng likod ko. Nagmamakaawa ako sa kanyang tanggalin niya pero tila wala itong naririnig. Narinig ko ang boses ni Ivan. Umiiyak. Tinatawag ang pangalan ko. "Ate Daniela," he said crying. "Mommy, stop. Please, mommy, please." Sinubukan niya pa akong abutin. "Get out, Ivan," Mrs. Miller shouted. Ivan cried harder, begging. His eyes met mine. "Go, baby," I whispered, but he shook his head, trying to reach me again. Pero bago niya pa ako mahawakan, naramdaman kong umiikot na ang palingin ko. Namimigat ang mga talukap ko. "Oh, mommy, stop!" Umiiyak na sigaw ng bata. Naramdaman kong nawala ang init sa likod ko pero hindi ko na kaya pa ang sakit. Nanginginig na ang buong katawan ko. "Ate Daniela, wake up!" Naramdaman kong nanginginig ang kamay ng batang humawak sa akin. "Ate Daniela, please, gumising ka na! Please don't leave me!" Yan ang huling narinig ko bago magdilim sa akin ang lahat. Pera. Pera at maraming maraming pera. Sa murang edad nakatatak sa isipan ko na dito sa mundo, kailangan ng pera para mabuhay. Bawat galaw may katumbas na salapi. Kailangan ng pera pambili ng pagkain, damit, mga gamit at higit sa lahat kailangan ng pera para sa pang-araw-araw na pangangailangan. Tawagin niya ako mukhang pera pero sa mundong to, hindi ka mabubuhay kung wala ka nun. They say money cannot buy happiness. Oh well, ewan ko lang sa iba but it's a big no-no for me. Why? Sige nga, sabihin mo sa akin, kung magiging masaya ka pa rin ba? Kung kumakalam ng sikmura mo dahil wala kang pambiling bigas? Magiging masaya ka ba ultimong pambili ng napkin, wala ka? Masaya ka ba kung kahit pambili ng shampoo at sabon, zero balance ka? O kahit pambili na lang ng tiratirang candy sa tindahan nga? Judge me all you want, but I'm just telling the truth. Everything in this world revolves around money. If you have the money, you can do what you want. You can have what you want. Not all, but at least, in this world where we live, you are nothing without money. Walang gustong makipaglapit at makipagkaibigan sa'yo. Kung meron man, nabibilang lang din. Yun lang yung mga taong nakaka-relate sa'yo at sa sitwasyon mo. Kahit nga yung mga kamag-anak mo, mga sarili mong kadugo, hindi ka kakilalanin ng mga yon kung wala kang pera. Yan pa mismo ang magde-deny sa'yo kasi wala ka namang benepisyo sa kanila. Iisipin pa nilang magiging pabigat ka lang. Hindi sa bitter ako pero real talk lang ha. I have a first-hand experience sa mga kamag-anak ng mga magulang ko. Wala ni isang tumulong sa amin na nagkasakit at na-ospital ang tatay ko. Okay lang naman kasi hindi mo rin naman mapipilit ang taong tulungan ka. Pero yung wala nang ang natulong, pinagsalitaan ko pa ng di maganda. Masakla, pinagtabuyan pa kami. What a relative, diba? Mabuti na lang at mabait ang amo ni nanay, ang mga gerero. Pati na rin ang mga magulang ng best friend ko, si Senyora Adela at Don Julian Ballesteros dahil kung hindi, baka matagal nang nawala ang tatay ko. Kung sino pa yung mga hindi namin kaano-ano, sila pa ang may kusang tumulong sa amin. Masakit pero ito yung katotohanan ng nangyayari sa buhay ng isang tao. I am Maria Daniela Moreno. My friends call me Mara and this is my story. Nox? Pangalan pa lang ito nagmayaman na, diba? Well, salamat sa nanay at tatay ko. Kung hindi dahil sa kanila, hindi niya ako makikilala. Char! So, sisimulan ko na ang kwento ng buhay ko. Ay, mali. Hindi lang pala ako ang bida sa kwentong to dahil dalawa kami. Well, ang part ko na lang muna. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Sana muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Keep safe, everyone!